Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 14, 2022. Makikita natin sa ating satellite imagery, ito muna ang binabantayan natin bagyo sa labas ng ating area of responsibility at kaninang umaga ngayon naging ganap na itong isang tropical storm na may international name na Nanmadol. Kaninang alas 4 ng hapon, ito ay tinatay ang nasa layong 1,945 kilometers sa may silangan pa rin niya ng dulong Hilagang Luzon. Nagdadaglin ito ng hanging aabot ng 85 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 105 kilometers per hour. Ito ay mabagal na kumikilos pa northeast at nakikita natin base sa ating latest analysis, possible pa rin itong pumasok ng ating area of responsibility ngayong bukas ng gabi o Biyernes pa rin ng umaga. So nakikita natin within the time frame or later part of Friday ay papasok ito ng ating area of responsibility. Ngunit base sa ating latest track, nakikita na natin na ito ay babaybay lamang dito pa rin niya sa kanto lamang ng ating area of responsibility. Hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kapuluan at maliit din ang chance na magkaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Sa ngayon, ito pa rin ating southwest monsoon o habagat ang patuloy na kapektor dito sa kanlurang bahagi ng Hilaga, ng Gitna at Katimugang Luzon. Ito ang Southern Luzon na nakikita natin na mas magiging magkakaroon ng mga pag-ulan. Specifically, dito yan sa may Occidental Mindoro, dito sa Palawan area and Panay area. So yan nakikita natin na magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga karat-kalat na mga pag-ulan at pagkid at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa, ay patuloy na makakaasa pa rin ng maaliwara sa panahon, may malaking chance lamang na mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito nga mga panandali ang mga pag-ulan na mararanasan ng malaking bahagi ng ating bansa na mas magiging madalas yan dito sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan, kasama na rito ang Metro Manila. Sa ngayon, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan, kaya malaya mga kapalaot ang ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang ating pinapayo sa mga kababayan natin papalaot dyan sa dulong Hilagang Luzon dahil may inaasahan pa rin tayong katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Para naman sa magiging lagay ng panahon bukas dito sa Luzon area, patuloy pa rin ating inaasahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-ulog dito sa Zambales, Palawan area. So ito ay epekto pa rin ng ating habagat, kaya magiging madalas ang pag-ulan sa mga nasabing lugar. Metro Manila and the rest of Luzon ay makakaasa naman ng maaliwara sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura dyan sa Tagugaraw City ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, samantalang 24 to 32 sa Lawag at sa Baguio City ay mula 16 hanggang 22 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin dyan sa Legazpi City bukas, ang agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, 24 to 31 sa Puerto Princesa, samantalang 25 to 30 sa Kalayaan at dyan sa Tagaytay City ay mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius.
Sa mga kababayan naman natin dyan sa Kabisayan at Mindanao, patuloy pa nating aasahan ang makulimlim na panahon dito sa may Panay area. At samantalang ang nalalabing bahagi ng Kabisayan at ang buong Mindanao ay magkakaroon ng maaliwara sa panahon at malaking tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm pagdating yan ng hapon o gabi. Agwat ng temperatura dyan sa Tacloban City ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, 26 to 32 sa Metro Cebu area at sa may Iloilo City ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, ang agwat ng temperatura bukas ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 25 to 33 sa Metro Davao area at sa Misang Buanga City ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa extended outlook natin, itong paparating na weekend from Friday to Sunday, inaasahan natin dito sa Metro Manila ang patuloy na maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, maaliwala sa panahon din ang aasahan over the weekend at posible pa rin ang pagbabakasyon, meron lamang tayong paghahanda sa mga biglaang mga pagulan, dala pa rin niya ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura ay mula 16 hanggang 23 degrees Celsius. At dyan sa Legazpi City area, magiging maula pagdating ng Biyernes and on the weekend, magiging maaliwalas ang panahon na may kasamang mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin dyan sa Metro Cebu area, maaliwala sa panahon ang ating inaasahan na may mga kasamang isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. At dyan sa Metro Davao area, asahan na rin natin ang maliwalas at maalinsangang panahon na may mga malaking tsansa ng isolated rain showers or thunderstorm pagdating niya ng hapon o gabi. Agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa kamay nila ay lulubog ng 5:59 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng 5:45 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon at sa mga thunderstorm advisories na inilalabas ng mga PAGASA regional centers, sundan kami sa aming mga social media account on Twitter and Facebook at @DUS_PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PAGASA Weather Report at palagi ang bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat.